Welcome back to our channel, and for today's video, nandito pa rin tayo sa BioFusion Wire Research. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa section nila na to, which is mayroong mga Taiwan Airlines, Earlings, tsaka mga foundation tax. So tara, ito na natin. So, dito sa foundation gap sections nila. Meron tayong isang Andalusian Crest dito na special vault. Tapos meron din tayong HBR dito na Andalusian Crest din. Pero kung ma-observe nyo, nandito sila sa foundation gaps. Pero it looks like itong isang to is hen. Yan. So mukhang hen to. Sabihin na lang natin mamaya. And this one is very stitch cut. Ayan. So, tiningnan ko na kanina to. Lahat lang nandito sa showcase nila or nandito sa gallery nila. Ang best pick ko, mga share ko sa inyo is itong ibon na to. Pero before ko sabihin kung bakit, gusto kong ipakita mo sa inyo yung lahat ng nandito. So, tara. So yun mga kaagay, ito yung first pick ko sa kanila, yung best pick ko, isang Andalusian Crested na special bout. Ayan. So, among dun sa lahat ng ibon na pinakita ko sa inyo mga kaagay, ito yung best para sa akin. So bakit? Alamin natin ngayon. Okay. Check natin yung ibon. Sangkak na stitchel bout na Andalusian. Ayan, medyo may pagka-heavy yung color niya. Tapos, yung crest niya, hindi naman talaga kailangan na kailangan pig-crested siya or kailangan mas makapal. So, kung nakita ko sa kanya, hindi siya ganun kahaba yung body niya. Ayan, pero maganda yung build niya. Yung head structure niya maganda. Sa IC, yung color ng eye bagay na bagay sa pagkakulay ng Andalusian. Yung flights niya, ayan. Bahala na kayo kung ano yung tinitingnan sa flights. Pero ako tinitingnan ko yung haba, yung bilang, tsaka yung form niya. Ayan, walang ka-deform-deform. Malinis yung quality ng feathers niya. Tapos yung sa tail niya. Ayan, maganda rin yung settings.
Isang direct import pure line na stitchable bar. Ayan. Ito lang yung medyo may konting issue sa akin. Not sure kung nagmumult lang siya dito sa may banda sa wattle. Ayan. Kung nagmumult lang ba or medyo sira ang wattle niya. Ayan. Pero overall, maganda tong ibon na to. Gluwi na natin. Joke lang. Maganda lang ibon na to. Pick natin. Second pick ko mga kabilis, ito. Isang isang blue spread na African Black Eagle crested. So aside sa color niya, napakaganda ng pagka blue spread niya, yung direct import din pala to mga kaabian. So aside dun, napakaganda, tsaka napasok yung itsura niya dun sa signature structure tsaka itsura ng African Black Eagle. Ayan, look at the eyes here. Ayan, yung head flow. Ganda. Tsaka yung body. Ito ang pinaka-importante mga kaabian. Sa body conformation, medyo malapit yung katawan nito dun sa Andalusian na first pick ko. Siguro, ang naging kulang lang dito sa ibon natin is yung height na hinahanap ko. Kumbaga, hindi balance eh, ang height niya dun sa body niya. Pero maganda tong ibon na to. Siguro kailangan lang dito pairing din na maganda rin. Ang flights niya, mas maganda rin yung features ng Andalusian na hawak ko kanina kumpara dito. Ito mas medyo peak yung press nito kumpara doon sa kanina. Mas mababa nga lang, parang nasa box call na. Ayan. Balik na natin. Maiuwi pa natin. Ganda yung third pick ko mga kabi ito. Isang blue grizzle. Bukanin natin. So based dito nakalagay sold na siya. So swerte ng bayan. Ng ipon. Kaya lang medyo mahaba yung body type niya. Kumbaga, hindi siya muscle type, hindi siya apple body type eh. Medyo mahaba. Pero, balansyado. Ayan. Bilog yung katawan niya na balance yung size niya dun sa katawan niya, tsaka yung head niya. Ayan. Tapos isa pa, ganda na po yung blue base niya. Though meron tayong mga nakikita na markings na puti. Ayan. Ito hindi ko nakita ito kanina. Hindi ko na nakita. Pero maganda itong ibon na ito. Mukhang direct import din. Hindi ko lang alam kung ano yung bloodlines ito. Mamaya itatanong natin. Bibigyan natin yung number sa ring band. Kasi kukonfirm natin kung ano. Balik na natin. So, maraming salamat sa pag-ibig ng video ito. 10 minutes to you. Safe.